welcome back to my YouTube channel. And today's video, meron po tayong natanggap na complaint. Nagpapatulong po siya sa DTI. So tulungan po natin. I-assist po natin kung paano yung dapat gawin para makapag-complain po siya sa DTI. Dahil ang concern niya po, binili niyang e-bike ay lagi daw po nalulobat at ayaw palitan ng mismong store na binilan niya. So, yan. Tulungan po natin si ma'am. Nasa kabilang linya po siya. Kausapin po natin siya. Hello, ma'am. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon, ma'am. Naririnig niyo po ako? Hello. Hello, ma'am. Yan po. Naririnig na po kayo. Naririnig niyo po ako, ma'am? Opo, okay na po. Apo. Ma'am, bali yung kinocomplain niyo po, ma'am, sa DTI po, ma'am. Yung pong pangalan po ng company. Apo, Opo. Bali, meron po. Ang nakalagay kasi sa receipt mo is Kainta branch. Meron din po silang branch sa Marikina. Meron po silang branch ng Marikina. Kasi yung e-bike na binili ko, ang alam ko, nanggaling pa yan ng Laguna. Tapos binili ko dito last ano na daw po yun. Kumbaga last piece na daw po yun. Ah, okay. Bali, ganito ma'am, no? I-email ko na po siya, ma'am, para mai-complain na po natin siya sa DTI po. Bali, ito lang po yung ginagawa ko reference para po mag-usap po tayo. Bali, ito po kasi just in case po na magtanong po sila regarding po dito, ma'am. Bali, hintayin nyo na lang po yung tawag niyan, ma'am, no? Bali, yung pong branch, ma'am, sa Marikina, saan po exact branch nun, ma'am, malapit? Kung may ano, Tanyong po, Tanyong. Sa may Tanyong po. Tapos po, yung number niyo, ma'am, active naman po yun, no, yung binigay ko po. Yun po yung ginagamit. Sige po, ma'am. Bali, yung complain nyo lang po dito, ma'am, yung battery niya po, hindi po siya, pinatcheck nyo po sa technician, maliit daw po yung battery. Opo, kasi ano po siya, lagi po kasi siyang, ano, mabilis malobat. Sabi kasi ng technician, 1,000 volts yung e-bike, tapos napakalaki ng e-bike, tapos yung battery, 20Ah lang, kasi dapat daw yung 32. Kasi hindi daw kakayanin, kaya siya nalulobat kasi masyado mababa yung battery. Nakailang punta na po kayo doon sa kanila, ma'am, nung sinabi niya po yun, ma'am, nung pay niyo yung battery? Hindi po. Di bali, chinachat ko lang po yung sa pinagbilang ko, tapos, ano, araw-araw ko siyang chinachat eh, dahil sabi ko, ma'am, di bali, yung sa e-bike niyo, ang bilis talaga malobat. Ilang beses na namin chinacharge ng 10 hours, kaya lang, pagdating ng hapon, minsan tanghali, lobat na. Ang sagot niya sa akin kasi, mabigat daw kasi yung kinakarga. Sabi ko, ma'am, sa tubig lang po namin ginagamit yan. Kumbaga tubig lang yung dinideliver, napakalapit lang. At saka, sabi ko, compare naman sa e-bike na mga binili ko dati, kasi pang-apat ko na yan eh. Opo. Hindi naman ganyan nalulobat agad yung sa amin na sa NWO, 2 years na sa amin, last pag na. Pero 2 days bago malobat. Eh, sa inyo, wala pang 1 day, lobat na. Opo, bali, opo, tapos po ma'am, ang sabi niya po, as mag-a-add pa daw po kayo ng ano, additional para doon sa battery. Gusto niya kasi papalitan siya ng 32Ah, mas mataas kasi yun eh, na battery. Yun daw talaga tutugma dun sa e-bike nila kasi 1,000 volts eh. Kaya lang, ang gusto nila mag-add ng 5,000. Sabi ko, hindi na ako mag-add. Kaya nga ako bumili ng bago kasi nga yung luma naming e-bike, mabilis malobat. Tapos bumili ako ng bagong e-bike, mabilis malobat, magdadagdag pa ako. Opo. So wala po silang sinabi na ano, ma'am, na warranty, kung ilang years po yung warranty nung binili niyong e-bike? Yung warranty po nila sa battery tsaka sa charger, 6 months. 6 months po. Pero kailan niyo po ulit nabili? Wait lang, check. March 20, ano na, wala pong 6 months siya, no, ma'am. Bago lang talaga siya. Ano, bago sige lang, 2 weeks pa lang po. Pang 2 weeks pa lang ngayon. Oo, dapat talaga, ma'am, ipapalitan nila yun kung sakaling ganun defective po siya. Sige, ma'am, ganito na lang. I-email ko siya sa may Marikina. Marikina, mayroon talaga silang physical store sa Marikina, no, ma'am? Opo, mayroon po sa Tanyong po. Opo, just in case po, ma'am, i-invite po nila kayo for Zoom din po. Malamang Zoom din po yung gagawin nila na invitation sa inyo kasama yung DTI representative. Opo. I-ano nyo na lang, ma'am, no, update ko na lang kita, ma'am, tapos makikita naman natin, nilalagay kita dun sa email para mabasa nyo po yung reply po ng DTI, okay, no, ma'am. Tatawagan din po nila yung main branch nila, ma'am, yung sa Kainta branch, since ito po kasi yung ginagamit nilang resibo
para po ma-inform okay. din po sila, ma'am, no? Mabilis lang po, ma'am, okay. tapos mag-best in case po, meron silang papagawa, i-chat ko din po. I-chat ko din po kayo, ma'am. Opo, di bali ngayon ko rin po bantayin? Opo, bali within 24 to 48 hours siguro yun, ma'am, eh. Kasi alam ko ganun yung processing. Pero mas maganda, baka siguro mag-reply sila kasi direct naman natin siyang papasa kay Kain, ay, kay Marikina. DTI siya kasi yung mag-aano nito, mag-check. At saka siya din yung magbibigay ng ano invitation link doon sa ano doon sa store para makipag-communicate din po sila doon. Ganun na lang, ma'am. No? Hintayin niyo na lang po, yun lang po. Ano, i-record ko lang po ito, ma'am, yung ano natin, usapan natin okay. para just in case patunay lang po na lumapit kayo sa akin tapos nakikipag-coordinate po kayo para matulungan po din po kayo kung ano yung tamang proseso po. Okay po, sige okay po. Okay po, yun lang po, ma'am. Maraming salamat okay. po sa pag-i-coordinate. Okay, thank you na lang po, pati yung chat nyo. Okay po, sige po. Thank you po. Thank you. No, after ko siyang ma-email ay nag-reply na nga itong si DTI and ang sabi niya dito is good day, thank you for reaching out to the Department of Trade and Industry. Please be informed that based on our Consumer Act, as long as the purchased product is under warranty and the item was defective, it can be replaced or refunded. An official receipt is the best proof of purchase. However, he/she may still demand replacement or refund. If he/she can prove that the item was bought from a certain store, consumers are entitled to exchange or refund as long as there is a defect in the quality of goods or imperfection in the service, but the prohibition is not excuse for the consumer to return the goods because of change of mind. We are happy to happen to you. We can take appropriate action on this matter once complaint has been filed. Ayan po ang reply ni DTI. So hihintayin pa po natin na mag-reply yung sa DTI Marikina para dito sa concern na ito at para ma-actionan yung concern talaga ni Ma'am Juvie. Okay guys, maraming salamat and don't forget to like and subscribe.